Sa lawak ng halos 200 hektarya, naninirahan dito ang halos 1,000 hayop na mahigit 100 species. Isa-isa natin susuyurin ang Cebu Safari and Adventure Park para sa isang complete Animalandia experience. First stop, savanna. Dito makikita natin ang iba't ibang antelopes tulad ng impala, greater kudu, blesbok. Pero kailangan nating hanapin ang wild beast ng Africa. Kung makita niyo yung animal na kinakayod niya yung kanyang sungay doon sa puno, yan ang wildebeest. Ang kanilang pangalan ay galing sa African word na wildebeest o wild beast o wild animal ang ibig sabihin. Pag sinilip mo yung hindquarters niya parang sa antelope, yung front quarters naman niya, yung front legs niya ay parang sa ox. At yung buntot naman niya, parang buntot ng kabayo. Kumbaga kung pupunta ka ron sa East Africa, sa Tanzania, makikita mo yung migration nila, hundreds of thousands of wildebeest nagmamigrate papunta ron sa kabila, tatawid ng ilog. Wildebeest? Check! At ito naman ang greater kudu, isa sa mga malalaking uri ng antelope. Kung masisilip natin, meron silang mga stripes na puti sa kanilang likod, parang napatakan ng tubig. Yan ang kanilang camouflage. Doon sa savanna, pag nandun sila sa mga matataas na damo, kaya nilang hindi gumalaw ng napakahabang panahon para hindi sila makita ng predator. Pero pagka lumapit ang predator, napakataas tumalon. Kayang tumalon hanggang 8 feet. At yun naman, yung nandun sa bandero, yung merong puti sa mukha, yun naman ang blesbok. Ang blesbok ay isang African word ng ibig sabihin ay blazed deer. Ang bok, ibig sabihin sa African ay deer. Blazed dahil meron silang puting marka doon sa kanilang mukha. Savanna o nana? Next animal natin, hindi zebra pero may stripes sa katawan. At ito naman ang isa sa mga sikat na animal sa Africa. Ito naman ang hyena. Meron dalawang uri ng hyena sa Africa. Merong spotted hyena at ito naman ang striped hyena. Ang mga hyena pareho nito, meron silang mga mane sa kanilang likuran na pinapalaki nila pagka meron silang kalaban. Yan ang kanilang defense mechanism dahil nagmumukha silang mas malaki. Almost 40% bigger pagka nakataas yung kanilang mane. Striped hyena, check! Surod naman ang pambato ng disyerto. Ito mga maliliit na mammal na to, ang tawag naman dito yung mga meerkat. Ang mga meerkat ay nakikita sa mga disyerto ng Kalahari doon sa Africa. Sila yung mga burrowing animals. Pagka mainit ang disyerto, kadalasan nasa loob sila ng mga butas o mga burrow. At palagi silang magkakasama. Sila yung mga family o mga pack animals. Hindi pwedeng mag-isa. Strength in numbers, ika nga. The family that burrows together stays together nga, ano? Sa ere naman ang baluarte ng susunod nating ibibida. Ang mga mako ay mga magagaling na mimic. Sa kalikasan, kaya nilang kopyahin ang mga boses o mga tunog ng mga ibang hayop. Ginagamit nila bilang defense mechanism. Ang tawag sa ganyang abilidad ay mimicry o panggagaya. Mga ibong makulit, pasok sa checklist. Ibon na bida sa dance floor, susunod. At ito naman ang national bird ng Uganda, ang gray crowned crane. Ang ginagawa niya, sumasayaw siya para ma-attract yung babae. Mula sa dancing, swimming naman ang hobby ng mga higanting daga na ating hahanapin. Mapapansin natin, pag tinignan natin na malapitan itong mga kapibara, napakahaba ng kanilang front teeth. Para habang buhay humahaba, natasan nila yung ngipin nila para hindi masyadong humaba. Ang kapibara din ay mga water rodents, kadalasan nakikita sa tubig. Sila ang pinakamalaking rodent sa buong mundo kasi laki ng isang medium-sized na aso. Ang laki, oh. Kalay mo, pamilya ng daga yan. Higanting daga na mahilig mag-swimming. Check! Kompletong Matanglawin Animalandia Experience. Check! So yung mga animals po namin, kinuha po sila from US, Europe, Australia. So iba-iba po. Lahat po ng hayop dito are approved po ng DNR. We try to adapt them dun sa natural habitat nila. Yung mga kabataan po ngayon, nakikita po nila yung mga animals dito, may encounter po nila up close and personal. Nagulat ako dahil napakarami mga animals na akala ko wala dito sa Pilipinas na meron pala dun. At nagulat ako dun sa effort at sa resources na binuhos ng pamilyang Luillier doon sa lugar na yon to have such a world-class safari in the Philippines. At makikita mo, hindi sila nakakulong. Ang ganda ng style ng pamamalakad ng zoo na yon dahil free roaming sila eh. Malalaman mo doon, makikita mo, masaya ang hayop dahil nakakalakad ng malayo at nakakatakbo.